Tumayo po tayo. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong pagandang loob. Mga saya ko'y iyong binisip ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan sa isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yari kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong paganda. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, pagsisiya natin ang ating mga kasalanan na siyang dahilan ng paghihirap ng ating Panginoon. Sabihin natin sa Kanya na tayo ay tumatalikod sa mga kasalanan natin at gagawin nating katulad niya ang kalooban ng ating Ama. Sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na naming tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan.
sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas. At ang bangoy, katulad ng alak sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa'yo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ikay tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay taligtan, pagsuway ay
pagsisihan, maghahari ng ubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ng ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guru, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang Kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Mga minamahal na kapatid sa Pung Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Napakayaman po ng dalawang pangunahing utos ng Panginoon. At sa tutusin po, kahit na po ilang oras tayo magpapaliwanag dito, hindi natin may paliliwanag ang lahat. Ngunit pipili na lang ako ng isa sa mga importanteng punto ng itinuturo ng Panginoon. Nung sabihin niyang ang dalawang pinakamahalagang utos ay mahalin ang Diyos ng buong isip, buong puso, buong lakas at buong kaluluwa at ang kapwa tulad ng iyong sarili. At ang gusto ko lang ipaliwanag ay ito, wika nga sa Ingles, actions speak louder than words. Ang pagmamahal ay pinatutunayan ng gawa, hindi ng salita. Mahalaga pong salita. Sinong hindi aamin yan? Si Mrs. Gustong-gustong marinig yung sinasabi ni Mister. Mahal kita, dear. Ako, ang sarap pakinggan. Talagang ikaw'y napakaganda, honey. Nako, sarap pakinggan. Pero, kahit na nagsasalita ng ganyan, sabing, mahal kita, dear. Hindi naman sinasabing, meron naman akong ibang dear na tinatago sa iyo at pinupuntahan pagkatapos mo. Ay, nako. Ano naman yung mga salitang yon?
Hindi rin naman sa debosyon. Ang isang lalaki magbigay man ng isang bungkus na rosas sa kanyang asawa, napakagandang rosas. Kung pagkatapos naman, pagdating ng araw ng Valentine talaga, ang inilalabas at pinakakain sa restaurant yung kanyang kalaguyong iba. Ano din naman yun? Kanya, actions speak louder than words. Kung talagang gusto nating mahal natin ang Diyos, anong titingnan? Hindi salita, hindi rin devosyon, na mahalaga rin naman sa mata ng Diyos. Ngunit narinig ninyo, sa Biblia mismo sinasabing, ang gusto ko ay ang pagsunod, hindi ang handog. Yan. Sabi rin dito, sinabi natin, higit na mahalaga kaysa magdala ng handog na susunugin. Ha? Ang magmahal sa Diyos. Kanya, hindi lang debosyon. Sabi rin ang ating Panginoon, I desire mercy and a sacrifice. Ang gusto ko ay habag, hindi handog. Mahalin mo ang iyong kapwa, kahabagan mo. Mahalin mo ang iyong kapwa, tulungan mo. Hindi sapat na sabihin mong, kakaawa naman. Meron daw isang mama, sabi niya, nakakita ng pulubin, kawawa naman, sabi niya. Tapos, sabi na naman niya doon sa nakita mo ba yung pilay na yun? Oo, kawawa naman. Tapos, nakita niya yung taong payat na payat. Sabi na naman niya, kawawa naman. Eh sabi nung kasama niya, ano ngayon ang gagawin mo? Wala naman, naawa lang ako. Sabi nung kasama niya, ikaw, kawawa ka naman. Ay, talaga. Kung walang gawa, walang tunay na pagmamahal. Kaya po, itong panahon ng Kwaresma, tingnan nating mabuti ang ating mga puso. Tayo ba ay talagang nagmamahal? Para masagot yon, tingnan naman natin ang ating gawa. Tayo ba'y sumusunod sa Panginoon? Tayo ba'y mayabag sa kapwa-tao? Yan ang magbibigay ng tunay na sagot. Kaya, mahalin natin ang Diyos. Una at higit sa lahat, ang ating kapwa, tulad ng ating sarili, at ang pagmamahal na yan, ipakita sa gawa, hindi sa ngawa. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawi ng kanyang pag-ibig ang lahat at ng kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Sabihin natin, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos,
palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. At tinawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. At tinawang pakitunguhan ang bawat tao na may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, nawa'y magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Kahapon ay namatay si Obispo Vic Ocampo ng Gumaca, Quezon. Panalangin natin na bigyan siya ng Panginoon ng lugar sa kanyang tahanan kasama ng ating mga mahal na yumao sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Paupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo mga iniyahain namin ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat namin iniyahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na pong pinaalala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kaniyang kabiyak ng dibdib,
kaysa ni San Juan Bautista, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang pagbabalik ni Hesukristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong sambayanan at pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Bagay po niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nalagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang aking buhay.
lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mo sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Nagmamahal sa'yong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala'y sa aking ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasa. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa alang-alang sa iyo kaligtasan. Huwag na sanang lumayo sa aking pastulan. Ako ang iyong pastol na maikam ang aking handog na batisan. Ang buhay ko ay kaloob alang-alang sa'yo.
announcement. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim ng Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay ang muli namin panawagan sa inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Patuloy pong pinapaalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tungayan mo ako naniniklod sa iyong paanan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan. At ako'y dumadalangin at nakikiusap ng may maalam na kalooban upang lobin mong sa aking puso ay buhay kong madamang nakatimo. Nakatitik ang pananampalatayang pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasiyang magbagong buhay samantalang nababagabag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking pinabakas ang pangusap ng iyong, na iyong binigay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin. Mga kamay ko at maipawang binutasan ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang katugunan, ang kasagutan ng may utang na loob na laging tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalan ng mga imain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa manang debosyon ng aksyon. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, alalo aming buhay at kaligtasan.
Nuestro